Part 3. Ilang linggo ang nagdaan at naging busy siya sa kanyang buhay restaurant. Pinipilit ni Luciana na huwag tawagan o i-chat si Miguel. May sarili silang buhay at sapat na sa kanya ang mahalin ito. Maraming gawain sa Trinity's hideout, kaya kahit ilang beses din siyang tinawagan ni Luciana at ng kanyang ama, hindi niya sinagot ang mga tawag ng mga ito. Para ano pa, ang pilitin na naman siyang pakasalan ng anak ng katrabaho nito. Galing na siya sa isang magulong pamilya, ayaw niyang maulit iyon. Kapag kinasal siya sa taong hindi naman niya mahal, ganun lang din ang mangyayari. Magiging tulad ng kanyang mga magulang ang kanyang buhay. Walang saya. Ms. Wilson. Yeah, I'm sorry. Hinarap niya ang isang chef niya. Masyadong malalim ang kanyang isip kaya di niya namalayang kausap siya nito. The customer on table 10 asked for Trinia dessert. Napatingin siya sa sinasabi nitong customer. Parang may kung anong kumadlit na sakit sa puso niya habang nakatingin sa customer nila sa araw na iyon. Ang Trinia dessert na sinasabi ng kanyang chef ay ang nag-iisang dessert na siya mismo lang ang nakakagawa. Isa itong white chocolate cake na nakadesign yung white lotus flower at hindi basta-basta ang lasa. Just tell that guy that dessert is out of our menu anymore. Nagulat naman ito sa kanyang sinabi pero hindi na ito nagsalita pa. Tumango lang ito at ito mismo ang humarap sa customer na nasa table 10. Habang siya ay hinarap ulit ang kanyang ginagawang dessert ng ibang customer, Leon ang una at huling Trinia white chocolate ang ginawa niya para kay Miguel. Maliban sa iyon ang pinakamahal sa kanyang menu, wala rin yung order niyon. Kaya swerte ni Miguel na natikman nito ang kanyang specialty. Pero ang totoo niyan, siya ang maswerte dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na maipadama niya lahat dito ang pagmamahal niya. Sandali siyang napakapit sa gilid ng kanyang mesa nang magsimulang sumugod ulit ang sakit sa kanyang ulo. Kung wala lang siyang dalaw ngayon, iisipin niya nang buntis siya sa anak nila ni Miguel kaya lagi siyang ganito. 4. Nakatanggap siya ng tawag galing kay Luciana. Tulad nung una, hindi niya iyon sinagot. Ang totoo niyan, sa bahay ng kanyang agwela at agwelo siya umuwi at pansamantalang doon tumira. Malayo sa downtown pero sapat na iyon para hindi siya maburo sa restaurant niya. Walang alam ang mga agwelo niya sa sitwasyong kinasasangkutan niya ngayon. Kaya inakala ng mga ito, ayos lang siya. Masaya, walang problema. Matatanda na ang mga ito pero matitikas ang mga pangangatawan at maliksi pa rin kumilos. Higit sa lahat magaling kumilatis at palagi siyang tinutukso sa ultimate crush niyang si Miguel. Answer that call, Luciana. I will, but later Nana. Oh love story, pangantiyaw agad ng kanyang agwelo. No, natatawang saad niya. It's Luciana, grandpa. Parehong natahimik ang dalawang matanda at hindi nakakibo. I miss that young little girl. Maya-maya ay saad ng agwelo niya. Napangiti siya. Alam niyang hindi malapit ang kanyang kapatid sa dalawa at hindi niya alam kung bakit. Tanging siya lang ang laging dumadalaw sa mga ito at minsan ay tumutulong sa farm. Naalala pa niya nung bata pa sila ni Luciana, takot na takot ang ate niya sa dalawang matanda samantalang mababait naman ang mga ito. Thanks to you, I'm getting married. Ito ang nakuhang voice message niya. Wala siyang naramdamang pagtatampo sa boses ng babae, mas lalong wala siyang naramdamang galit. Masaya, iyon ang templo ng boses ng kapatid niya. Kung ganun, masaya siya at ito ang sumalo. Pwede na siyang bumalik ng months iyon at kunin ang ilan sa gamit niya. Bye grandpa, nana. Humalik siya sa bawat pisngi ng mga ito at derechong tinungo ang kanyang kotse. Balik restaurant ulit siya. Are you going to eat here tonight? I will cook your fave food, pahabol ng kanyang nana. Sumunod itong lumabas para lang tingnan siya. Yes nana, masiglang kumaway siya sa mga ito. Bye. I love you guys. Nagsimula siyang nagmaneho pabalik ng Trinity's hideout. Nilang na lamang siya sa tuwing naalala niya ang pinsan ni Miguel. Ang lalaki ang tumingin sa sasakyan niya at kung di dahil dito, wala siyang kaalam-alam na clogged ang fuel niya. Napatingin siya sa kanyang suot na relo, maaga pa. Pwede pa siyang dumaan ng Point State Park at tumambay saglit doon sa mga bench. Pagmamasda ng Ohio River sa kalayuan habang walang iniisip ng kahit ano. Nasa Liberty Avenue na siya, isang kembot na lang at marating niya na ang pupuntahan. Lumanghap siya ng hangin eksaktong pagkababa niya sa kanyang sasakyan.
Huling dalaw niya rito, mahigit isang taon na rin kahit nasa malapit lang ito. Naglagi lang siya ng 30 minuto sa Points Park bago siya nagpunta sa Trinia's hideout. Miguel bulong ng kanyang puso nang makasalubong niya itong nagja-jogging. Nasa loob na siya ng kanyang sasakyan kaya malabong nakita siya nito. Napangiti siya. Guwapo pa rin ang lalaki kahit pawisan ito. Mas lalong commentab ang kaputian nito sa ilalim ng araw at ang mga mata nitong kulay ginto ay nagbibigay ng bagong saya sa malungkot niyang puso. Pablo, napakunot ang kanyang noo nang makitang nakasunod kay Miguel ang lalaking nakausap niya na pinsan ng lalaki. Kapwa pawisan ang mga ito at sandaling huminto. May pinag-usapan base na rin sa galaw ng katawan ng mga ito. Nagpasya siyang pagmasdan muna ang mga ito bago siya umalis. Nakakaaliw kasi ang dalawa lalo na at pansin niya ang pagkakahawig ng dalawa. May kanya-kanyang kagwapuhan ang mga ito kaya wala siyang masabi kung sino ang pinakagwapo. Pero syempre, alam niyang sa kanyang puso, si Miguel ang mas gwapo. Magkasing tangkad ang dalawa, magkasing kulay ng balat at pangangatawan. Ang pinagkaiba, angay ang buhok, itim na itim ang buhok ni Pablo at bumagay rito iyon. Nagmukha itong seryusong suplado. Naaliw siyang pagmasdan ng dalawa kung hindi lang pumasok ang isang babae sa eksena. Sunod-sunod na kumalabog ang kanyang dibdib at pagkunot ng kanyang noong matano ang isang babae. Nakatalikod ito sa kanyang gawi at sa sobrang distracted niya sa pagmamasid kay Miguel at Pablo, hindi niya napansin ang pagbiglang pasok ng babae. Naka-jogging outfit ito at may dala-dalang bottled water sa kamay. Nakuha pa nitong uminom habang kaharap ang dalawang lalaki. Pinagmasdan niya ang pastora ng babae, kilalang kilala niya ito at ayaw niyang pagdudahan ang sarili sa pangalang sinisigaw ng kanyang utak. That's way far impossible. Yeah, I know my sister bloody hell. Para siyang pinaliguan ng gasolina at sinunog sa nakita. Hindi pa siya bulag para sabihang nanlalabo ang kanyang mga mata dahil kitang-kita niya mula sa sinag ng araw, ang kapatid niyang si Luriana ito. Malawak ang ngiti sa labi, parang rosas na namumuladkad ang kagandahan kahit pawisan at sa mga mata nito, andaw ng kislap sa mga mata nito na ngayon lamang niya nakita sa buong buhay niya. May pumasok na ideya sa kanyang utak pero di niya magawang i-absorb iyon ng matino. It can't be. No, Luriana won't do this to me. No, napailing siya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at mabilis na dinial ang number ng kanyang kapatid. Laking dismaya niya nang makitang wala itong dalang phone. Hindi rin siya pwedeng lumabas at tanungin ang babae kung bakit kasama nito si Miguel. Kapag ginawa niya yun, malalaman ni Miguel na isa siyang Wilson at kapatid siya ni Luriana. Wala siyang nagawa kundi ang pagmasdan na lamang ang mga ito mula sa kanyang pwesto. Masayang nag-usap ang tatlo na parang matagal na ang mga itong magkakilala. Lihim niyang pinag-aralan ang bawat galaw ng katawan at ngiting pinakawalan ni Miguel sa harap ng kanyang ate. Mapait siyang natawa at nagpas siyang umalis doon. Hindi ito ang tamang araw para isipin ang dinadamdam ng puso niya. Kahit parang may kung anong maliliit na bubog ang tumusok sa puso niya, pinilit niya ang kanyang sarili na kalimutan ang nakita sa mga ito. Dahil unang-una, hindi niya kailanman pagmamay-ari ang lalaki. Nakikiamot lang siya ng panahon at oras nito. Matagal nakatitig si Luriana sa kanyang cellphone ng tanghaling yun. Tapos na siya sa kanyang ginagawang dessert at nabibilang lang sa kamay ang customer sa araw na iyon. Hinayaan niya ang kanyang mga tauhan na magkwentuhan muna at magbiruan. Hindi siya ganun ka-stricto basta nagagampanan lang ng mga ito ang trabaho. Dalawang numero ang kanyang tinitigan, kay Miguel at kay Luriana. Gusto niyang tawagan ang kahit saan sa numero na iyon pero parang may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi niya magawa. Kaya ang ending, pinatay na lamang niya ang kanyang phone at sinilid ito sa kanyang bulsa. Kakalimutan niya ang nakita ngayong araw. Naging masigla siya ulit at nagpaalam sa mga staff niya. Pitbit ang bag at susi ng kanyang sasakyan na bigay pa ng kanyang agwela. Dumber itso na siya sa isang hospital. May importante siyang pakay pero mabilis lang siya roon. Hindi niya kayang tagalan ang paligid ng hospital kaya siguro hindi siya kumuha ng kurso bilang doktor. Masaya siya sa binalita ng kanyang doktor. Personal doctor to be exact. Kaya sa araw na iyon, bumalik siya ng restaurant na may ngiti sa labi. Hindi na rin siya nagtaka nang wala na siyang natatanggap na mga text and call messages galing kay Miguel. Sino nga eh siya, right? Pero isa sa mga araw na ito, dadalaw siya sa lalaki.
Dadalaw siya bago siya pupunta ng Pinas at kulitin si Amara na dalhin siya ulit sa Tagaytay. Ang Tagaytay ang unang naging paborito niyang lugar sa Pinas at nasa sabik na siyang makita ang lugar na ito. Hey! Careful! Napaatras si Luciana ng bahagya sa baritonong boses na iyon. Nagtama ang mata nila ng lalaking ilang linggo niyang iniiwasan at parang sa isang iglap lang dot ang lahat ng araw at pagtitiis niyang huwag makita ito ay biglang naglaho. Lalo na at hawak nito ang kanyang baywang, magkalapit ang kanilang katawan at amoy na amoy niya ang mabangong pabango ni Miguel. Luciana, sumikdo ang puso niya sa paraan ng pagtawag ni Miguel sa kanyang pangalan. Bago pa siya traidorin ng kanyang puso, ngumiti na siya ng ubod tamis sa lalaki. Tinraider na siya ng kanyang katawan na muntikan mabuwal nung papasok siya sa kanyang restaurant. Hindi pwedeng traidorin siya ng kanyang puso dahil masasayang ang mga araw na pagtitikis niya sa sarili para rito. Miguel, niyakap niya ito ng mahigpit at agad na hinayla paalis sa loob ng Trinia's hideout. Hindi sila pwede sa loob at makikita sila ng mga staff niya. How are you? Bakit hindi mo ako nagawang kumustahin? I was even worried about you. Natigilan naman siya sa nahimigan pag-alala sa boses ng binata. Lalo na nung tinitigan niya ang mga mata nito na puno ng pagtatanong sa kanya. May problema lang ines ikaso but hey, handsome. I'm pretty okay and gotcha, you fall on my trick air liar. Ngumiti siya ng malambing at humilig sa dibdib nito. Walang makakakita sa kanila dahil nasa loob sila ng sasakyan nito. Kunwari natapilok ako but the truth is, I already saw you. Kaya mabilis akong nakisabay pumasok and boom. You fall again, Mr. Henderson. Matagal ito nakasagot pero ilang segundo lang ay natawa sa kanyang sinabi. You got me again. Napangiti siya sa likod ng kanyang isipan. Napaniwala niya si Miguel. Ang lalaking kung kabutihan lang ng puso ang pag-uusapan. Pambato niya ito. Bye hey, kailan ka lang nakabalik dito? About 2 days ago, kumunot ang noo nito at pinag-aralan ang sinabi niya, you're lying. I'm not. Natawa siya. Why would I lie to the man I love? Hindi ito napakibo sa kanyang sinabi. Natawa lang siya sa isip. Hindi kailangan ni Miguel na pantayan ang pagmamahal niya. Ang mapansin nga nito, may akap, makasama ay sobrang kalabisan ng binigay ng Diyos. Kaya sino siya para mag-demand na mahalin nito, hindi ba? Lucy, there's something I'd like to tell you. Ningitian lang niya ito ng matamis. I'm starving. Natawa naman ito sa pagbiglang sabay na pagtunog ng kanyang tiyan. Totoong gutom siya. I see. Let's eat at Trinia's hideout. Masasarap ang pagkain nila dun, especially the dessert ho. Really got my heart. Hindi siya nagkaimik sa papuring narinig niya kay Miguel. Kung alam ba nitong siya ang may-ari ng Trinia's hideout at gamo nung dessert, magugulat ba ito? I prefer somewhere else. Yung malayo rito. Okay. Ngumiti ito. Umayos din siya sa pagkakaupo sa passenger seat at inisip ng ilang beses kung tama ba itong plano niyang sumama kay Miguel ngayon na kumain sa labas. Well, why not? Wala sa plano niya ang magkita sila ngayon araw pero siguro, hindi dahilan iyon na tuluyan niyang iwasan ang lalaking naging dahilan ng pagpapayat niya para lang mapansin ito. Napangiti na lang siya at some mandel lalo na nung binuksan niya ang car stereo at kumanta roon ang kanta ni Adele. At imbes na sa isang restaurant sila pupunta para kumain, sa isang malaking silid sila bumagsak at parehong magkahinang ang kanilang mga labi. Miguel, napasinghap siya ng damhin nito ang kanyang dibdib at pinisil iyon ng mariin. Damang-dama niya ang pagkasabik sa bawat kilos ng lalaki sa itaas niya. I miss you. Pinigyan siya nito ng isang mainit na halik sa labi, at mapusok na hinubad ang kanyang suot na blouse. I miss this. Sunod na hinalikan nito ay ang kanyang leeg nang tuluyan malantad ang kanyang dibdib at tanging lace bra na lang ang nakatikip dun, miss you badly. Miguel na iwan sa kanyang lalamunan ang pangalan na gusto niyang sambitin nang tanggalin nito ang suot niyang bra. Tuluyang. Tumambad dito ang kagandahan ng matayog niyang dibdib. For Pete's sake, I miss your lips. Kahit siya, kinanabakan niya ang mga halik nito. Ang mga haplos. Ang mga yakap. Iba ang impact ni Miguel sa kanyang puso at katangahan na kung katangahan ulit, wala siyang lakas na suwe ng sinisigaw ng kanyang puso na maramdaman ulit, sa ikatatlong pagkakataon ang init ng katawan nito. Don't go away again, Lucy. Hang. Mahinang honest nito.
Ang mga labi ay nasa isang dibdib niya, nang haharot, sumisip-sip, nakikipagtudyuhan sa kanyang munting pinkash na korona. Hinuhukay ang kanyang katawan sa sarap sa ginagawa nito. Miguel, napaarko ang kanyang katawan. Sino ba ang hindi kung ang labi at dila nito ay busy sa pakikipaglaro sa isang nipple niya, ang isang kamay naman nito ay busy sa paghimas at pagpisil sa kabilang dibdib. Masarap na masakit ang ginawa ni Miguel pero ito yung sarap na sakit na nakakabaliw sa kahit sino. Aaminin niya, gentleman si Miguel sa personal pero ibang-iba ito pagdating sa kama. He is one of the best when it comes to lovemaking. Para itong hayop na walang balak pakawalan ang biktima nito oras na napasa kamay. Miguel napaungol siya ng malakas. Napapasabunod siya sa buhok ng binata sa ginagawa nitong pagpapasarap sa dalawang dibdib niya. Pinapainit nito ang kanyang katawan. Pinapabaliw. Ang kanyang matinong utak ay nagsimulang maging blanco at ang tanging gusto niyang gawin sa mga sandaling iyon, ay muling mag-isa ang katawan nila ni Miguel. Ang angkinan nito nang paulit-ulit sa buong araw hanggang sa hindi siya makalakad sa pagod. Ang maramdaman ulit ang galit at higanteng pagkalalaki nito na minsan ang some iris sa kanyang pagkabirhen. Mahal na mahal niya si Miguel at handa siyang ipagkaloob ang katawan ulit dito ngayon kung yun ang gustong mangyari ng binata. Bahala na kung ano ang kasunod, huwag niya munang isipin. Masyado pang maaga kung uunahin niya agad ang mangyayari sa unahan. Lucy, mahinang anes ni Miguel nang sinimulan nitong ibaba ang suot niyang fitted jeans. Sa mga mata nito ang matinding panonibig sa kanya. Mga mata nitong puno ng kakaibang kislap at napapaso siya sa kislap na kanyang nakikita. Mainit, masyadong mainit at kaya niyang mapaso sa init na kanyang nakikita. Tuluyang tumambad ang kanyang katawan sa mga mata ni Miguel. Tinanggal nito lahat ang suot niyang saplot at ilang segundo siya nitong tinitigan na parang isa siyang diwata sa kama. Napakagat siya ng labi, nung haplusin nito ang kanyang hita. Dahan-dahan na parang pinapasabok siya at alam ni Luciana na hindi lang siya ang nananabik dito. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway sa higanteng pagkalalaki ni Miguel. Nagwawala iyon sa loob ng pantalon nito at bago pa siya mag-insist na tanggalin ang suot nitong pantalon at damit, naghubad na ito. Tinanggal nito ang suot na shirt at pantalon. Naiwan ang boxer nito na kung saan, mula sa loob may malaking nakatagong alaga na dalawang beses niya nang nakita. He missed you, tukoy nito sa alaga nitong tayong-tayo na kahit nasa loob pa ng boxer. Ngumiti siya ng matamis. Pumangon siya sa pagkakahiga at dinama ang alaga nito. Yeah, he missed me. Napasinghap ito sa kanyang ginawa. Hindi agad nakakilos. Piliang ngumiti siya. Marahan niyang pinasok ang kanyang kamay sa loob ng boxer nito at dahan-dahan na nilabas ang higanteng alaga nito. Nagulat siya nang tumampal iyon sa kanyang mukha. He literally say hi to me. Bahagya siyang natawa. Yeah, he did. Natawa rin ito. Tuldok. Do I need to say hello? Nagkibit ito ng balikat. Bye sakang it, yeah. Piliang ngumiti siya at tinitigan ang alaga nitong namumula sa galit. Sinunod niya ang sinabi ni Miguel, sinubo niya ito at kasabay ang paglalaro sa dalawang bola nitong. Huminto siya saglit. No, no, no stopang. Continue. Ay nalalayan nito ang kanyang ulo papunta sa alaga nitong nagwawala na. Muntik pa siyang mabulunan dahil bigla ang diniin ni Miguel ang buong alaga nito sa kanyang bibig. Miguel, gusto niyang magreklamo pero sakop na sakop nito ang buong bibig niya. Habang nakapikit naman ang binata at nagsisilabasan ang mga ugat sa leeg sa naramdamang sarap ng kanyang ginagawa. Oh damn it, Luciana. Ma'am, you're making me insane again, Lucy. Ah. Parang musika sa kanyang pandinig ang bawat ungol na nagmula sa lalamunan ni Miguel. Nag-enjoy ito at nasasarapan sa kanyang ginawa. Mas lalo pa niyang ginanahan na laruin ang pagkalalaki nito gamit ang kanyang bibig hanggang sa sumuko din at binigyan siya ng puting premyo. I'm not yet done. Napangiti na lang siya nang siya naman ang sinamba nito mula ulo hanggang sa magkabilang hita. At doon siya naman, ang napapasubot sa buhok nito at napapasigaw sa pangalan ng binata.